Hi guys! Kumusta po sa inyo lahat? So for today's video ay tara at samahan niyo po ang magluto ng sinabawang isdang galunggong at lalagyan po uli natin niya ng talbos ng kamote at pipiga natin ng kalamansi at the same time magpiprito rin po tayo ng isdang galunggong. So pighati ko lang po yung ating isdang galunggong dyan. So meron tayong sinabawan at magpiprito tayo guys. So magluluto rin po ako ng lumpiang gulay. Magpiprito tayo guys kasi meron tayong leftover na ginisang sprouted noong nakaraang araw or kahapon tanghali. Nakalimutan ko na guys. So, yun yung ating ilulumpiang gulay. So, sayang naman at para hindi nakakasawa ay lutuin natin naman ng lumpia para syempre mas masarap po. Tas saw-saw na lang sa suka na tuba. Ayan, talagang napakasarap po nito. At meron rin po ako natirang leftover kagabi naman na ulam namin na ginisang ampalaya. So, yun, iinitin na lang po namin at medyo marami pa guys. So, ito yung aming video today. So, tara na guys at samahan nyo pa magluto and enjoy watching po. Ayan. So, ayan yung ating galunggong guys. Pighati ko lang guys kasi medyo malalaking ating galunggong. So, ayan. So, apat na piraso, pighati ko lang. So, meron tayong walang piraso. At yung apat na piraso, isasabawan natin. At yung apat is ipiprito natin. So, nagpakulo lang po ako ng tubig at naglagay na tayo ng kamatis 1 piraso at sibuyas at naglagay na rin ako ng asin na pampalasa. Pagkatapos, pag kumulo na, ilagay na rin natin dyan yung ating isdang galunggong at yung ating 2 pirasong siling pangsigang at yung ating talbos ng kamote. Ayan. At pagluto na yan guys, as usual, last natin ilalagay dyan yung ating kalamansi juice. Ito yung ating pangpa asim. Ayan. So after ilang minuto ay patay na rin natin yung apoy at luto na rin yan guys. So sa kawali guys, ayan, magpainit tayo ng ating kawali at maglagay tayo ng mantika at pagkatapos magprito na tayo nitong ating lumpiang gulay na toge. Ayan, napakasarap nito guys. Perfect dito sa ating sinabawan na isda. Ayan. So babalik-balik ta din lang natin itong ating lumpia. Ayan, pagkatapos hanggang mag-golden brown na yan guys. So huwag natin kalimutan mag gumamit ng paper towel para yung ating excess oil nitong ating lumpiang gulay ay hindi natin makain at ma-absorb ng paper towel. Oh, di ba? So na nga at luto na rin yan. So ilagay na natin dito sa ating plato na may paper towel at ilagay pa natin dyan yung natitirang lumpiang gulay. Ayan. So napakadali lang po nito. Kaya kayo guys, pag may mga tirang ginisang sprouted or mga repolyo, ayan, pwede nyo pong ilumpiang gulay. At diba, napakasarap. At pagkatapos yan guys, sa pinagpritusan natin ng lumpia, ayan, dyan na rin ako magpiprito nitong ating isda na galunggong. At sa panibagong kawali guys, ayan, initin na natin yung ating leftover na ginisang ampalaya na kung makikita nyo guys, ang daming itlog. At ito yung pinakagusto ko sa ginisang ampalaya, maraming itlog. At mayroon din guys na konting pork. Ayan. So, iinitin lang natin yan ng bahagya guys. Kasi baka ma-overcook yung ating ampalaya dyan guys. So, masarap po sa ampalaya. Hindi masyadong overcook yung ampalaya. So, yun nga guys. At luto na rin at ready na rin po kami kumain ng aming lunch. So, tara guys. At samaan nyo na po kaming kumain. Ayan. So, napakasarap ng ating ulam. So, may natira pa kami ng tuyo ng umaga guys. Kaya iuulam na rin natin yan dyan guys. So guys, thank you for watching and see our next video again. Ciao! Kain na na! Sarap!